Well, honestly, kanina nahihirapan kami kasi wala nang nag-check up sa kanya. Doon sa sentro? Yes. So, well, nag-check up sila and then nagsabi sila na for admission. And then, another doctor came and then for discharge. So, hindi talaga namin alam kung nangyari. But, so yes, nirequest siya kanina ng doctor specialist, spine specialist, or I think ortho or surgeon ata yun. Nirequest siya ng x-ray and MRI and ayaw na gawin. Oo, so hindi natapos. And yun. So ayaw din talaga niya gumalaw. Tinawagan ko yung, message ko yung mother ni Yusek Lopez. And then I told her the situation na parang we cannot do check-up anymore sa St. Luke's kasi hindi na nila ginagawa yung check-up and pinapalipat siya sa veterans. So sabi ng mother ni Yusek Lopez na ang importante ay ma-check-up siya so that we know if there is something wrong with her and kung yun yung makakagawa na ma-check-up siya, ilipat siya sa veterans. But the instruction was hindi mo siya pwedeng iwanan. So yun yung sabi ng mother ni Yusek Lopez. And well, yes, sabi ko nga we are truly grateful and thankful na dumating si Senator Bato kasi I am allowed ganito. No, hindi siya nagiging hysterical kasi pag nawawala ako naghi-hysterical siya. So kalma siya pag nandiyan si Senator Bato, who promised also na hindi na aalis. Oo. Yes. So mas kumpante ka na ngayon. Of course. Tinatanong niya ako kanina. That is the same question that Yusek Lopez asked me. Do you trust them? And then I said, I do not trust anyone anymore ngayon. Pero sabi ko, sabi ng mama mo, tapusin yung check-up and find out if there is anything wrong. Kasi kaya siya nagre-request ng St. Luke's, Quezon City. Kasi nandoon yung medical records niya. Tatlong beses or dalawang beses na siya nag-emergency room doon sa St. Luke's. Hindi ko lang alam anong details. And then very recently sa Davao City, na hospital din siya, na-admit siya sa hospital. What's your condition now, ma'am? Kasi sinabi ni Jerry Bato kanina parang she has frozen shoulder, so she has parang ganun. Yes, meron, yun yung ano ko kanina sa check-up ng doctor. The doctor wanted to parang merong kuryente or something dito eh. So yun yung complaint niya, pain na parang kuryente. So sinabi ng doctor na ano, x-ray and MRI, but hindi na nga nagawa. So we don't know kung anong nangyayari. Ma'am, we have trust for this, for your deal with this comment. Inoconsider naman ang kanya yung sa presscon mo po about dun sa sinabi niyo po. Kay BBM, kay Lisa, kay Speaker. Yes. Serious threat to the press. Oo. Clear naman yon na hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. In fact, hindi ko naman sinabi kanina, tanungin ako nung
noong kung sino man yung nagtanong kanina about Oplan hurting Inday Sara, ano ba yung pangalan ng Oplan na yon? Oplan Romanov. Yeah, Oplan Romanov. Iba naman yung naririnig ko. So, yun. It was clear. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippines, which was talking about doing it is not actionable, kasi you're only thinking about it and talking about it. It's different if you actually do it. But then again, when that happens, may una ng investigation sa pagkamatay ko, diba? Susunod na lang yung investigation sa pagkamatay nila. Kasi klaro naman yun eh. Kung papatayin ako. But, they dismiss it as nothing. They don't really care kung ano yung concerns ko. But, I don't mind. Yung mga kasama niyo po sa OBP pa na inaimbitahan, pinayuhan niyo po ba na huwag nang tumunod? Hindi pa kami nagkakausap. Ito yung takot ko. Noon kasi, takot na sila. Wala pa ito lahat nangyari kay Yusek Lopez. Takot na sila. They fear for their safety and their lives. Kasi they feel they are dispensable, low class, ordinary individuals na alam mo yon, pwedeng basta na lang ipagligay dyan sa tabi kung saan. Yun, ito yung concern or parang pagkakaabala ko ngayon, kasi baka lalong matakot at lalong magtago. As I said kanina, there was no it was so juvenile of a reason to transfer her to a correctional facility when she has been cooperating, answering questions. Diba? She may not. Diba? They may not like her answer. They may not believe her answer, pero sumasagot yung tao. And it's under oath. Diba? Ang assumption mo dyan, nagsasabi ng totoo yung tao, because that is a perjury case kung magsisinungaling ka dyan. And she's very careful sa reputation niya. She's an outstanding citizen. Galing yan siya sa ombudsman. When I pirated her, she was in the ombudsman. Ganun yung klase ng values ng tao. That is also the reason why pinirate ko siya from the ombudsman na lumipat sa Davao City local government unit. Last two questions. Okay. Tulungan naman daw si Edgar. Nandun naman si Senator Batos. So you think, ma'am, na talagang the government is putting pressure on her para their hope na bumaliktad, at I don't know kung anong, I mean, tulad ng ginawa nilang pagkikipit kay Garma before, kasi I think she was told na you just help MR. She mentioned in her press conference kanina. So, interpretation help mo, Martin Humayos. And she mentioned that to you, ma'am, na pinanong siya na sinabihan siya na tumulong na lang siya kay Humayos. Wala siyang na-mention na ganyan. I don't remember her telling me na ganyan. I only remember her telling me na Inday Sara, hindi naman totoo yung contempt. Sinasabi nila sa akin, ililift nila yung contempt kung ipoproduce ko yung apat na OVP personnel.
parang para bang prisoner exchange, parang ganun ba yung tama? Oh, 'di ba? Palit ulo. Palit ulo. Yes. Sinasabihan siya, okay. We will not detain you. You're not in contempt. Just produce the four. And she cannot produce the four. So, she cooperated with the detention. I don't like myself ba when I lose my temper. But yung nangyari kanina, nakakagalit talaga. Kasi parang nandun na yung tao eh. Captured nyo na yung tao. Detained na yung tao. Hindi nagpupumiglas na umalis yung tao doon sa detention ninyo. Nandun na siya eh. And she intends to fully cooperate. So, why rock the boat? Diba? And then, nandito tayo lahat ngayon. Nandito kayo lahat ngayon. And kailangan pa namin makiusap sa inyo. Bantayan nyo si Yusek Lopez. Bantayan nyo si Yusek Lopez. And kahit siya, natatakot na siya at all na gumalaw. Even doon sa mga binibigay na gamot, tinutusok sa kanya, takot siya na kung papatayin siya. Kasi parang sa kanya naman daw, bakit naman ako ililipat sa correctional? Baka may gagawin sa akin doon. Kasi nga, di ba? Convicted criminals naman yung nasa sa taas. Wala naman sila sa kulungan. And itong isa dito, hindi convicted criminal, mapasok mo sa kulungan. Hindi naman siya naghahanap ng gulo doon. Nandoon siya to cooperate. And then, right now, as you said, yung katulad kay Garma, she already expressed kanina, sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the vice president. And I told her, okay. Sabi niya, I want to go home to my mother. Sabi niya, pag natapos na ito, yung paghahanap sa akin, I will resign. And I will go home to my mother. I just want to be with my mother. Kanina, gusto niya, pakiusapan namin lahat na iuwi siya sa mama niya because her mother cannot travel because of old age and limitations. Na iuwi namin siya sa mama niya. And then sinabi ko, alam mo, at this point, that is truly impossible. At sinabi ni Tita Nina, tapusin mo yung check-up. So yes, on that point, nanalo. Nanalo si Martin Romualdez. She's resigning. Tatapusin lang niya yung hearings. Pero, di ba, ma'am, yung Amy's parang we're expecting na may meron siyang ulit isabihin, parang tulad kay Karma, na meron siyang mga pinakuha, mga miskin ng mga kung ano-anong information ng pangalan. Yes, yes. Yun yung ginagawa kasi nila ngayon. Yun yung ginagawa nila kasi para magsalita yung tao. Unfortunately, this is not a Quadcom situation. Lahat ng tao doon nagsasabi ng totoo. Wala silang ikakasabi na hindi totoo. And dahil nga ayaw nila yung naririnig nila, yung mga congressman, ayaw nila yung naririnig nila. Hindi nila gusto yung naririnig nila kasi hindi valuable sa kanilang motive, sa kanilang objective. Hindi nila tatanggapin. So, kahit anong pilit nila dyan sa lahat, except for those na merong personal motive, wala talagang masasabi yan na gusto nila kasi hindi nga totoo. Hindi talaga totoo. Hindi man dahil hindi ako nagsasalita, walang explanation. Hindi ako nagsasalita.
dahil prinsipyo po, hindi ako sasagot sa mga ganun na klase na tao. So kahit anong gawin ni na ma'am, napag-pressure at nag-urge siya si speaker, you still want? Well, as I said kanina sa one of our interviews throughout the night, no, and into the morning, and hanggang ngayon, hapon na ito, sinabihan ako ng lawyer ko at some point, hindi ko na kasi alam kung nangyari kahapon or nangyari ngayon. At some point in all this, nagsabi ang lawyer ko, you should rethink about attending the Monday hearing. And then I told him, I'll take your suggestion into consideration. But really, prinsipyo yung pinaglalaban ko dito. Anyway, ang dami-dami naman nilang resource person eh. So, makukuha nila, ang makukuha yan nila kung ano yung information by asking the right questions and looking for the right resource person and match it with the correct question. Okay. Sorry. Sige, yes, sir. Ano lang naman, yung function ng OB? Actually, isa sa mga ginawa na was to cancel the Christmas party. Nag-cancel na ng Christmas party because we're supposed to have our Christmas party November 29. That was our year end. So, nag-cancel na ang Christmas party. Ang mga satellite offices, tumutuloy naman yung kanilang, mga activities nila, Thanksgiving activities nila in relation to Christmas time and the 89th anniversary of the OVP. And, well, patapos naman na din yung taon. So, kukunti na lang yung, mga set aside. Natin. Kayo ba wala kayong tanong? Kasi siya na lang nagtatanong lagi. After po nito, ano pong move na gagawin po ng Office of the President? Office of the Vice President? President. Vice President. Ma'am. Yung lawyers din, I've been asking about the cases to be filed. Paulit-ulit na sila na nagtatanong about sa mga kaso. Kasi hindi na nga talaga makatarungan. So, we need to sit down with lawyers. Kung ano yung final decision ng Office of the Vice President. And then, ways forward. At hindi ko pa maisip na yun, ma'am. Kasi, parang, ako ba? Na-disappoint ako ba? Kasi baka hindi nalalo lumabas yung apat. Alam mo yon, tatagal tayo dahil sa nangyari, and I'm sure nakita nila from yesterday hanggang ngayon kung ano yung nangyari. So parang I'm so disappointed ba na parang parang sana makita nila na okay naman. Parang you just have to sit there and answer questions and endure the panginginsulto, paninira ng pangalan mo, you just have to endure that and then it's okay. Ganon. So, na-concern ko ngayon, baka lalong umatras yung apat na resource persons. So, yun yung concern ko ngayon. Kasi, yan din yung concern ko last hearing. Kasi si Lemuel Ortonio was supposed to attend. But, Gina Acosta apparently was not in her right mind. So, parang Gina daw
usap sila, was crying and crying and crying and crying and crying and crying and crying. Si Gina daw was crying and crying and crying and crying. And then, hindi daw niya magawa na iwanan si Gina. Kasi, iwanan meaning, iwanan siya na siya na lang isa. Kasi siya na lang isa sa OVP maiiwan eh. Pag umaten si Lemuel or Tonyo, si Gina na lang ang maiwan. Kasi yung dalawa, tiga DepEd yun eh. So, hindi niya daw magawa yon na ganoon. Kasi baka daw, hindi siya, imbitahin siya si Gina. Hindi siya imbitahin, si Gina imbitahin. So, si Gina na lang talaga ang maiwan. So, he deemed it na parang tipong okay na lang, sige na lang, di na lang ako a-attend. Huwag lang maiwanan si Gina Acosta kasi she's, ano, distraught, inconsolable, and I don't know, she's not herself. Yung may nabanggit yung probat, kinukumpirma niyo na may mga natang nagkatakata ng internet? May narinig ako, pero yung Romanov, first time ko narinig kanina. Pero yung sa akin, may nagsabi na sa akin, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. And then, I realized, no, it was a long, long, long time ago, nakalimutan ko na, na, oh yes, pinatay nila si Benigno Aquino. Diba? So, BP yung sinasabi so, yung pagina na hindi po siya. It's not without kanang, it's not without proof in history. No, hindi man sinabi sa akin na ganon. Hindi sinabi sa akin na ganyan, Benigno Aquino, no. No. Ang sinabi lang sa akin, mag-ingat ka. Doblehin mo yung ingat mo. And even nga, ngayon, takot na ako kumain sa labas. When I order, ibang tao nag-order. Pag dumadating yung order, nagpapalitan kami ng mga plato. Ganun yung concern ko sa safety and security ko. But then they just dismiss it as if... Kaya nyo po nagawa yung statement na parang pag binangyari sa akin, yeah. Nagbilin na po kayo sa... Yes, nagbilin talaga ako. Sabi ko, pag pinatay ako, alam na natin, wala na namang iba eh. Sino mag gusto magpatay kayo? Hindi, Sarah, Diyos ko. Walang, no one will benefit in killing Inday Sarah, except. Diba? So, pag pumatay ka ng tao, diba, ibig sabihin mayroong benefit yun somewhere there. But ang hurtful lang sa akin ba is that I don't know if it's conditional ang term or hypothetical ang term na sasabihin mo kung mamatay ako. Pero sa kanila, ano na kaagad sila? Oh, there's a threat to the president. But I never considered my threat. Oh, maybe because galing nga talaga siguro sa kanila. Diba? I mean, why would they be concerned if it's something that it's coming from them? So, you don't fear for your life? Yes, ma'am. Dalawa kasi nagsabi sa akin. Yung Romanov, hindi ko alam anong detalye ng Romanov na yan. First time ko yan narinig. Pero dalawa na ang nagsabi sa akin. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Kasi meron ng president or president. Depende sa inyo kung anong gusto nyo pag-pronounce dyan. Okay. Thank you.